Tonight on Language Day, mga sawikawing Filipino. CBRC Valenzuela, located at with these contact numbers. Enrollment for NLE let for September 2018, Criminology and EBT is ongoing. Enroll now! O kawikaan ay tinatawag din nating Filipino idiomatic expressions o mga pahayag na hindi literal ang ibig sabihin. Nagbibigay kulay ito sa ating wika kapag tayo ay nakikipagtalakayan o nagsusulat. Ano-ano nga ba ang mga halimbawa nito? Ating alamin kasama si Teacher Pia. Pamilyar ka ba sa mga idioma o sawikain na ito? Una, alog na ang baba. Ibig sabihin nito ay matanda na ang isang tao. Halimbawa, kahit naalog na ang ating mga baba, hindi na wala ang pagmamahal ko sa iyo. Pangalawa, pagputi ng uwak. Ibig sabihin nito ay imposible mangyari. Halimbawa, kailan kaya ako magiging milyonaryo? Mangyayari lang siguro yun pag pumuti na rin ang uwak. Pangatlo, isulat sa tubig. Ibig sabihin nito ay kalimutan na. Kadalasan, ito ay tungkol sa utang. Halimbawa, isinulat ko na sa tubig ang pag-asang babalik pa rin siya sa akin. Pang-apat, ningas kugon. Ibig sabihin nito ay sa una lang magaling o masipag ang isang tao pagdating sa mga gawain. Halimbawa, naku, ningas kugon niyang si Kevin pagdating sa pag-ehersisyo. Ang sipag sa una pero pagtapos ng ilang araw, wala na. Panglima, magsunog ng kilay. Ibig sabihin nito ay mag-aral ng mabuti. Halimbawa, kadalasang puyat si Joyzy sapagkat siya ay nagsusunog ng kilay tuwing gabi para magkaroon ng magandang grado. Pang-anim, magdilang anghel. Ibig sabihin nito ay umaasa ang isang tao na magkatotoo ang isang bagay. Halimbawa, magdilang anghel ka sana sa pagsabi mo na mapopromote ako sa trabaho. Pampito, kaututang dila. Ibig sabihin nito ay laging kausap o kachismisan. Halimbawa, si Red at Kevin ang lagi kong kaututang dila, lalo na sa kalokohan. Pangwalo, malapad ang papel. Ibig sabihin nito ay taong maraming kakilala o malaki ang impluensya. Halimbawa, malapad ang papel ng presidente ng Pilipinas. Bukod sa marami ang kanyang koneksyon, marami rin siyang taong natutulungan. Pang-siyam, di mahulog ang karayom. Ibig sabihin nito ay maraming tao sa isang lugar. Halimbawa, di mahulog ang karayom sa pista ng Nazareno. Halos di na ako makahinga sa sikip. Pang-sampu, makuskos balungs. Ibig sabihin nito ay mareklamo ang isang tao. Halimbawa, di ka na nakontento? May nakita ka lang na kaunting di maganda? Makuskos balungos ka agad? Pia Garais para sa Language Day. Ang mga sawikain ay parte na ng ating kultura. Mahalagang malaman natin ang mga ito dahil hindi man natin sila madalas gamitin, malay natin maaring marinig natin sila sa pang-araw-araw na pag-uusap o mabasa sa isang napakahalagang pagsusulit. We ask so you may know. We feature so you may appreciate. We inform so you may decide. We balance so you may judge. I'm Joy Ziranara and this is CBRC News Live Language Day. Good evening.